Okay. Yun na siya, oh. You? Me? Flattered naman ako, Miss Cepeda. Ako talaga yung unang mong minention. Pero I'm sure, I'm not the father of your baby. Excuse me? Unless you want me to be. Oh! I am not pregnant! Ito! 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 Pati babae, pinapatulan nyo? Let's go. Mayos kayo, ah. Wait! Bro, ganito. Oh my G! Oh my G! I hate him! A fool gives into anger, but a wise man keeps himself under control. Si Harry ba? Kahit wala ka nang gawin, ako na ang magpaparusa sa kanya. So, are you a fool or a wise lady, Sophie? But, G... Nahanap. Tinanong ko si Amy. Sophie. Diga na, pasok na. They'll laugh at me. Eh, di tawanan mo din. Hindi lang naman yun, Sophie. Sa unang-una, hindi naman totoo, di ba? Kaya, bakit ka pa-apekto? Iba nga dyan na totoong buntis. Sila nga, nag-iisip ng paraan para magawang solusyonan yung problema nila. Money? Para sa mga Luna? Sophie, tama ba itong naririnig ko? Yes, tita. Sophie, tell me the truth. Pinilit ka ba nila to do this? No! No, tita. I just wanna help. Kasi since before, sila naman yung tumutulong sa akin eh. I just wanna give back. Giving back? Worth 10,000 pesos? But, tita, if nanay and tatay were still alive, I'm sure yun din yung gagawin nila. Maybe even more. Kasi I'm sure kukunin silang ninong and ninang ni Kuya Mon sa kasal. But Sophie... Sophie, I'll prepare the check. Para may bigay mo na sa kanila. Yes! Thanks, Tito and Tita. Extend ka pa ba? Yes, please! Ano? Excited ka na ba makita ng cellphone sa laptop na pinagawa mo? Masalamat ka. Na-unlock pa yan. Thanks, Gabby. Here. Bye! Thank you, Kuya Gabby. It's my turn to help. XOXO!
Can you please calm down? Ay, paano kung pineperahan ng mga Luna si Sophie? Look at Sophie's money. Hindi natin problema kung pineperahan siya ng mga Luna o hindi. Hayaan na lang natin si Sophie kung ano gusto niya gawin sa pera niya. Besides, naikinabang naman tayo, di ba? Results found. Give me a clue. Spotlight search. Anne Reyes. Subject. Anne Reyes. Attorney Santi Santiago. Message. Anne Reyes was someone I used to love? Tito, diba sabi mo, Anne Reyes is the one na nag-alaga kay tatay nung naging orphan siya. Well, based sa exchanges niyo dito sa email, I don't think Anne Reyes is just someone na nag-alaga kay tatay. Sophie, di ba sinabi ko naman sa'yo? Stop lying to me, Tito. Sino ba talaga siya? Nagkaroon ba sila ng romantic relationship ni tatay? Look, Sophie. I just want to protect you. Kaya hindi ko sinabi ang katotohanan. Kailan siya na-figure in sa buhay ni tatay? Before nanay? After nanay? Or even worse? Habang sila pa? Sophie, hindi ko alam. I don't know what to believe anymore, Tito. Yeah, but you have to believe when I say welfare mo yung iniisip ko. You know, after lahat ng mga nangyari sa buhay mo, kaya nga nung sinasabi ng iba, what you don't know won't hurt you. Pero mas masakit if you're being lied to. Pero mas masakit malaman ang katotohanan na may iba pa palang minahal ang tatay mo besides your mom, hindi ba? Sophie, the truth hurts. Kaya nga yung ibang tao, nagbubulag-bulagan lang para hindi masaktan. Look, Sophie. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Pero masama bang isipin ko yung kapakanan mo?
Alam kong hindi makakabuti sa'yo pag malaman mo kung sino talaga si Anne Reyes. So if I were you, I suggest, don't look for her. Please, Tito. Next time, no more lies. I think I can handle the truth. Sophie. Good night, Tita. Happening, Santi. Hindi mo sa akin pwedeng ilihim ang tungkol kay Anne Reyes. I deserve to know the truth. I'm your wife. Kuya Paul's last will and testament. Who is she, Santi? Sabihin mo sa akin ang totoo. Who is Anne Reyes? Sabi nila, truth hurts. Pero, sabi rin nila, the truth will set you free. After searching for this person, finally, nakakita na ako ng sagot kung sino siya. Kaya, kung sino mang may sabing truth hurts, congrats, dahil tama siya. But sad to say, kid, truth will not set you free. Feeling ko kasi ngayon, I'm a prisoner. A prisoner of this name without a face. Bakit ko siya kailangan hanapin, tatay? G always reminding me to find her. If she's a... Who's Anne Reyes? Pinapahanap siya sa akin ng tatay ko. But I have no idea who she is. Baka naman girlfriend ng daddy mo. This can't be. Sorry, kuya. Nabanggit ko kasi kay Sophie yung problem mo sa kasal eh. Akala ko naman sa preparation lang siya tutulong. Eh, yun pala ibang tulong ibibigay niya. Oh, magkano ba yung binigay? 10,000. Wow! Ayos, pandagdag din yan. Kuya naman eh. De, joke lang. Siyempre ibabalik mo. Eh, na nga. Uy, ano to? Di ko nabretto. Kuya, wait lang. Tawag kata mamaya, ha? Hello? Uy! Uy! Di ko nabretto. JC, amin na yan. Oo, mahulog kayo sa hagdanan, dalawa. Ano ba yan? Ano ba yan? Gabi! Bakit ka binibigyan ni Sophie ng pera? Eh, Mami. Magsasabi ka ba o hindi? Si Kuya Van po kasi may problema sa budget sa kasal niya. Nabanggit ko po kay Sophie. Kaya po yan, bigay po siya. Sabihin mo sa kuya mo, bukas mag-uusap kami, ha? Kayong dalawa matulog na kayo. Babalik ko tong cheque kay Sophie.
Bebe, masama ba ang teacher Ninang? Sorry, Sophie. I know it's late. Pero kailangan ko isoli ito sa'yo. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko ito na ibabalik. Why, Teacher Ninang? Bigay ko yan eh. You don't have to give it back. I know. You want to help. Pero si Kuya Von mo, responsibilidad namin. Kami nang bahala sa kasal niya. Get it na. I just wanted to help. Kasi ako, I know you're always there for me. I know, Sophie, pero yung paglalambing mo, yung pangungumusta mo sa amin, yung pagdalaw-dalaw mo sa amin, okay na yun. Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. Oh, sige, kung gusto mo talaga mapasaya ang Kuya Von mo, sa araw ng kasal niya, pumunta ka. Sapat na yun. Maging happy na yun. No. I'll just give the biggest gift. Eh, hindi na kailangan. At yung Kuya Von mo, hindi pa yan absuelto sa akin. Bukas na bukas, pagdating niya, mag-uusap kami. Nagsinungaling pa na wala daw problema. Tuloy kayong dalawa ni Gabby, nadamay pa kayo. Maybe that's why he lied. Kasi takot siya na magagalit ka. Eh, hindi naman naglilihim sa akin yung mga yan. Pero naiintindihan ko naman kung bakit niya ginawa yun. Siguro ayaw niyang maproblema kami sa pinasok niya. A white lie to protect you. Sophie, a lie is a lie kahit na anong kulay pa yan. Brown, white, green, red, pink. Still a lie. Hindi pa rin tama ang magsinungaling. Pero siguro kaya ginagawa ng ibang tao yun sa tingin nila. Yun yung makakabuti para hindi ka masaktan. Pero para sa akin, dapat magsabi ka na lang ng totoo. Para kung may problema, pwedeng gawa ng paraan, pwedeng masolusyonan. Even if the truth hurts? Teacher Ninang, I know who Anne Reyes is na. Tatay used to love her. Paano mo nalaman? Nakita ko sa past emails niya. Although, hindi ko alam kung kailan siya naging part ng life ni tatay. She can be an ex-girlfriend. Pero, kung pinapahanap talaga siya sa akin ni tatay, he must have really loved her. You think even more than he loved Nanay? Sophie, as far as I can remember, nung nabubuhay pa si Paul, wala siyang naging ibang mundo kung hindi si Tessa at ikaw. Nakita ko kung gano'n niya kamahal si Tessa. Minsan nga yung mami mo, parang malulusaw na sa kakatitig ng daddy mo eh. Sophie, kung pinapahanap ni Paul si Anne Reyes sa'yo, I'm sure para sa ikabubuti mo yon. Hindi para masaktan ka. Pero kung may duda ka, listen to what your heart says. Bumalik ka sa kung ano yung nararamdaman mo at pagkakakilala mo sa tatay mo. Yun ang paniwalaan mo. May bisita pala tayo in this ungodly hour. Good evening po, Ms. Santiago. Mm-hmm.
Teacher Ninang. I really, really needed that talk. Anytime. Basta tawagan mo lang ako, ha? Sophie, darling, I need a word with Mrs. Luna. Go ahead, go ahead. Kaya ko na to. Bye, Teacher Nina. Bye-bye. Ano pa ba ang kulang sa kasal ng anak mo? At napasugod ka rito ng 10 oras ng gabi. Kaya po ako napasugod ng 10 oras ng gabi para isoli ang cheque. Why? Kulang pa ba ang binigay sa'yo ni Sophie? Nangihingi ka ng dagdag? Alam niyo, Mrs. Santiago, bata pa lang si Sophie, close na kami niyan. Pero ni minsan, hindi ko yun ginamit para manghingi ng kahit na ano. That's good. Ayoko lang naman mapagsamantalahan ang pamangking ko. We both know that she's very vulnerable now. Masaya naman po ako na pareho tayong concern sa pakana ni Sophie. At tama kayo, kailangan niya ngayon ng magandang paggabay. Since tayo po yung nakakatanda, tayo dapat na nakakaalam ng tama at mali. Kaya sana, hindi natin pinapayagan na basta na lang siya namimigay ng 10,000. Muna na po ako.